Price check naman tayo sa mga tindang karne baboy sa ilang palengke sa Metro Manila. Base sa latest price monitoring ng Department of Agriculture, nasa 290 pesos hanggang 370 pesos ang kada kilo ng kasim. Ang pork liyempo naman, nasa 340 pesos hanggang 400 pesos ang kada kilo. Babala ng Meat Importers and Traders Association, posible para magmahal ang karneng baboy dahil sa paglilimitan ng Department of Agriculture sa dami ng inaangkat na baboy. May unang balita, si Bernadette Reyes. Sa sulat na pinadala sa Department of Agriculture, inihayag ng Meat Importers and Traders Association o MITA ang pagkabahala sa utos ng DA na naglilimita sa minimum access volume o yung dami ng inaangkat na baboy. Sa utos ng DA, itinakda sa 40% ang minimum access volume ng meat traders habang 60% sa mga processors. Babala nila, posible daw itong magdulot ng pagsipa ng presyo ng karne ng baboy. Hiling ng grupo, ibalik sa dati ang minimum access volume ng meat traders. Dapat rin daw pag-usapan muna kung may mga pagbabago. Yung mga malilit na quota holders, halos wala ng quota. Siyempre, pagkulang ang stock, siyempre tataas ang presyo. Pero para sa grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, walang dahilan para tumaas ang presyo ng baboy. Sa katunayan, sobra-sobra pa raw ang ini-import na baboy ngayon at sa kabila nito, hindi daw bumababa ang pork prices. Parang tinatakot na naman ang tao sa sabihin tataas ang presyo. When in fact, yun naman ang tariff na nila dati pa eh, 3 years ago na eh, mababa na. So kung talagang bababa ang presyo, matagal na dapat bumaba ang presyo because of tariff reduction. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng DA ukol dito. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes, para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.